Magandang araw mga tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakay ng mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SK Beng. Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, May 11, ang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Taguig City Government warns public of people offering vaccines. Public advisory on second dose of vaccines. How to register to Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE. TikTok Registrar's Report. Violations report at COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig. Para po sa detalye, Taguig City Government warns public of people offering vaccines. Pinapaalala ng pamahalaang lungsod ng Taguig na ang mga Tagigenyos na mayroong lamang kumpirmadong slot at schedule mula sa Taguig City Health Office ang siyang bibigyan ng bakuna sa vaccination site. Istriktong sinusundan ng Taguig ang itinakdang vaccine priority list ng DOH sapagkat sila ang may kailangan ng proteksyon mula sa nakakahawang sakit na COVID-19. Hindi gumagamit ng anumang social media ang lungsod sa pagtakda ng appointments o pag-confirm ng vaccination schedule. Ang mga Tagigenyo ay pinapaalalahanan na mag-ingat sa mga taong nag-aalok ng mga vaccination slots online. Binabalaan ng pamahalaan ng Taguig ang mga individual na sangkot sa mga aktibidad na ito. Sila ay maaaring patawan ng criminal charges. Ang pagrehistro sa bakuna ay libre at ginagawa lamang sa pamamagitan ng Taguig Trace System. Ang lungsod ay kasalukuyang nagbibigay ng schedule sa mga mamamayang kabilang sa kategoryang A1, A2 at A3 na naaayon sa COVID-19 priority list. Public advisory on second dose of vaccines, pinapaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko na kumpletuhin ang second dose ng bakuna laban sa COVID-19. Ang bakuna ay hindi lamang proteksyon laban sa malalang kaso ng COVID-19 at pagkakaospital, ngunit proteksyon din para sa inyong pamilya at kapwa. Hindi ka agad nakakabuo ng proteksyon laban sa COVID-19 ang iyong immune system matapos magpabakuna. Ang proteksyon na ibinibigay ng first dose at second dose ay hindi kaagad umeepekto dahil kinakailangan ng iyong katawan ng oras upang gumawa ng antibodies laban sa virus at protektahan ka laban sa malubhang kaso ng COVID-19. Kung ang iyong natanggap na bakuna ay Oxford AstraZeneca, mayroong 12 linggong pagitan para sa second dose habang 28 araw o 4 linggo ang pagitan para sa second dose ng Sinovac CoronaVac. Pagkatapos ng iyong second dose, 2 linggo o higit pa ang kinakailangan bago mabuo ang proteksyon laban sa COVID-19. Mga Tagigenyos, mag-register na sa Trace Taguig website sa trace.taguig.gov.ph at kunin ang inyong schedule para sa inyong bakuna. How to register to Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE? Ang Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE ay kabilang sa mga proyekto na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Taguig laban sa COVID-19. Ang proyektong ito ay isa sa mga paraan upang mas ligtas at mabilis na ma-access ng mga Tagigenyo ang mga importanteng impormasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan. Ito rin ay isang contact tracing app na ginagamit sa iba't ibang mga establishmento sa lungsod ng Taguig. Sa halip na manumanong punan ang mga contact tracing sheet, maaaring i-scan ng mga gumagamit ang mga QR code ng mga establishmento at vice versa. Ang sistemang ito ay nag-aalok ng digital health declaration form, health status notification, digital QR code identification, at local at national COVID-19 updates. Ang TRACE ay magsisilbi ring medical database sa lahat ng papublikong ospital sa lungsod. Ang inyong QR code ay gagamitin para madaling makita ang inyong medical records. Ang lungsod ay labis na naghihikayat sa lahat ng mga Tagigenyo na mag-register sa TRACE dahil ito ay isa sa mga requirements para makakuha ng schedule sa libreng bakuna. Para sa mas detalyadong paraan kung paano mag-register sa TRACE, panoorin po ito.
Sinisigurado ng pamahalaang lungsod na ang bawat Tagigenyo ay mabibigyan ng proteksyon laban sa COVID-19. Kaya naman, lubos na hinihikayat ang bawat mamamayan para sa vaccine registration ng lungsod ng Tagig. Pero paano nga ba ang proseso para rito? I-secure ang iyong vaccine registration sa pamamagitan ng TRACE o ng Tagig Registry for Access and Citizen Engagement. Good news! Dahil libre lang ang pag-register dito. Sa TRACE mo makukuha ang iyong QR code na siyang makatutulong sa iyo sa pag-access sa iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaang lungsod katulad ng libreng COVID-19 vaccine. Madali lamang ang mga hakbang para sa iyong vaccine registration. Una ay i-type sa browser ang URL na trace.tagig.gov.ph. Sunod naman ay pindutin ang register na nasa ibabang bahagi ng create an account na parte. Punan ang mga impormasyong kinakailangan. Tandaan na sinisigurado ng lungsod na ang mga detalyang ilalagay ninyo ay mananatiling confidential. Pagkatapos ninyong masubmit ay makukuha nyo na rin agad ang inyong QR code. Huwag kalimutang i-save ito sa inyong mga cellphone o kaya naman ay i-print. Matapos ang prosesong ito, ikaw ngayon ay rehistrado na para makatanggap ng COVID-19 vaccine sa ating lungsod. Hintayin na lamang ang iyong schedule sa pagpapabakuna. Makatatanggap ka ng notification sa contact information na nilagay mo nang ikaw ay nagparehistro. Pwede niyong makuha ang inyong vaccination schedule sa pamamagitan ng tawag, text message, email o kaya naman sa pagha-house to house ng ating mga kawani. Sinisigurado ng pamahalaang lungsod na tayo ay sumusunod sa prioritization list mula sa Department of Health. O di ba madali lang? Kaya register na! Para sa kaligtasan ng bawat isa ay ipinagbabawal ang walk-in sa mga vaccination centers. Kaya naman mahalaga ang pagkakaroon ng appointment mula sa iyong TRACE registration. Maghintay sa mga karagdagang anunsyo patungkol sa appointment system na ipapatupad sa mga susunod na linggo. Ang pagpaparehistro para sa COVID-19 vaccine ay hindi lamang nakatutulong para sa iyong sarili, kung hindi para na rin sa ating komunidad. TikTok Registrar's Report. Narito ang TikTok Registrar's Report as of May 10, 2021. Violations Report. Narito ang violations report as of May 10, 2021. COVID-19 case updates. Nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Tagig as of May 10, 2021. May banta pa rin ang COVID-19 sa lungsod ng Tagig. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Ugaliing sumunod sa minimum health standards at safety protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Tagig. Isa na rito ang COVID-19 precautions, ang pagsusuot ng akmang face mask at face shield sa lahat ng oras, pananatili ng isang metrong physical distancing, paghuhugas at pagdisinfect ng kamay, at pag-iwas sa mga matataong lugar ay makakatulong maprotektahan ang bawat isa sa nakakahawang sakit. Para sa mga iba pang alituntunin at panuntunan mula sa lokal na pamahalaan, bisitahin ang Safe City Tagig Facebook page. Patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagsisikap nito laban sa COVID-19 at nakapaglaan ng 1 bilyong pisong budget para sa vaccines at libreng pagbabakuna ng mamamayan ng Tagig. Nagpapatuloy ngayon ang rollout ng bakuna na mula sa national government para sa mga health workers, senior citizens at persons with comorbidities. Sinisiguro ng Tagig na handa ito mula sa pag-iimbak nito sa Orca Cold Chain Solutions hanggang sa paghahatid nito sa mga vaccination centers. Makakasiguro rin na streamlined o maayos ang proseso ng pagbabakuna sa Tagig, kaya tinihikayat ang mga Tagigenyo na mag-register sa Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE na ginagamit bilang contact tracing tool at gagamiting basihan sa pagpapabakuna. Maaaring makapag-rehistro sa trace.tagig.gov.ph. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magpabakuna kapag available na ang mga procured vaccines upang mas maging ligtas ang ating lungsod
at tuluyang makabangon mula sa pandemyang ito. Ang lungsod ng Taguig ay nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahanan na sumunod sa mga alituntunin ng national at local government. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.